من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tunay na ang papuri ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Kanya tayo ay nagpupuri, humihingi ng tulong at humihingi ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala. Tayo ay nagpapakupkup kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kasamaan ng ating mga sarili at kasamaan ng ating mga gawain. Sino mang gabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay wala na makapagliligaw sa Kanya. At sino mang kanyang iligaw ay wala nang makapaggagabay sa kanya. Ako ay sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin liban pa kay Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisa at walang katambal, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sugo at alipin. Ang pagpapala at kapayapaan ni Allah ay mapasa kanya, gayon din sa kanyang pamilya, sa kanyang kasamahan at sa mga sumusunod sa kanya. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga nananampalataya, katakutan ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot, at huwag ninyong hayaan ang inyong mga sarili na abutan ng kamatayan liban na lamang na kayo ay mga Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo ngayon ay nasa taon ng 1434 na mangangahulugan na 1434 na taon na ang lumipas matapos ang hijra ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subalit sa pagbabanggit ko sa inyo ng pagsisimula ng bagong taon na ito ay hindi upang magdiwang tayo ng bagong taon. Hindi upang magdiwang tayo ng New Year, dahil higit na marapat para sa atin ang magtauba o magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa magkaroon tayo ng New Year's resolution o ng mga pinaplanong pagbabago sa ating mga sarili. Higit na marapat sa atin ang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaysa sa mga paglabag na nagaganap sa mga pagdiriwang na tulad ng pagdiriwang ng New Year na wala namang pagsasabatas sa Islam. Higit na marapat sa atin ang pagsunod sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaysa sa gumawa tayo ng bid'ah ng pagdiriwang ng bagong taon, maging ito man ay bagong taon ng Hijra, dahil ang gawain nga na ito ay hindi isinagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagkos ay nagkakaroon pa ng kapintasan dahil tunay na ito ay paggaya sa mga hindi mananampalataya. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, sino man ang tumulad o gumaya sa isang pamayanan ay tunay na siya ay kabilang sa kanila. Kaya sino man gumagaya sa mga Muslim ay tunay na kabilang sa mga Muslim, at sino man sa atin ang gumagaya sa mga kuffar ay nanganganib na maging tulad nila at maging kabilang nga sa kanila. At tayo nga ay higit na marapat na maghangad ng gantimpala kaysa sa maghangad tayo ng pagkakasala at parusa mula nga sa mga pagbabago at mga pagdaragdag sa relihiyon. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay lumikha sa atin upang sumamba. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, na hindi niya nilikha ang mga engkanto at ang mga tao liban na lamang na sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa pagkakataong ito, si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagkakalikha sa atin upang sumamba ay nagbibigay siya sa atin ng maraming mga pagkakataon, maraming mga panahon, maraming mga season na kung saan
ay nararapat na samantalahin natin na makagawa tayo ng mga mabubuting mga gawain tulad ng buwan ng Ramadan at ang buwan na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang buwan ng Muharram. Iniulat ni Abu Hurairah radiyallahu anhu na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu siyami ba'da Ramadan shahrullahi al-Muharram. Ang pinakamainam na pag-aayuno matapos pa o liban pa sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay ang pag-aayuno sa buwan na ito ng buwan ng Muharram, at ito ay hadith na iniulat ni Imam Muslim. At sa iba pang mga hadith, iniulat ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma na maraitu nabiyya sallallahu alayhi wa sallama yataharra siyama yawma faddalahu ala ghayrihi la hadal yawm yawma ashura. Na iniulat niya na hindi niya nakita si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na nagbibigay diin sa pag-aayuno sa araw na ito at pumipili sa araw na ito na katulad ng pagpili niya sa pag-aayuno sa iba pang mga araw liban pa sa araw na ito ng Ashura, at ang Ashura ay ang 10th araw sa buwan ng Muharram. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga hadith na ito ay nagpapatunay lamang na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbibigay diin sa pagsasagawa ng dakilang pagsamba na ito, ang pag-aayuno sa buwan na ito ng Muharram, ang unang buwan sa bawat taon sa kalendaryo ng Hijra, na nangangahulugan lamang na para sa isang Muslim na nagnanais na sundin ang halimbawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sasalubungin niya ang bawat bagong taon ng sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala at sumusunod sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa napakalaking gantimpala nito, dahil tinukoy sa naunang mga hadith na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yataharra, na siya ay gumagawa ng pagsamba na ito, na siya ay naghahangad ng gantimpala, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na iniulat ni Abu Qatada, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yawmi ashura ahtasib alallahi ay yukaffira sana allati qabla. Na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa pag-aayuno sa araw ng Ashura, ang 10th araw sa buwan ng Muharram, ay inaasahan ko na si Allah ay magbibigay sa akin ng gantimpala na kapatawaran sa mga pagkakasala sa taon na lumipas. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pag-aayuno sa araw ng Ashura ay naganap sa buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa mga scholars sa 4 na marhala o 4 na iba't ibang uri ng panahon. Unang-una dito ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa mga scholars, annahu kana yasumuhu bi Makkah wala ya'muru an-nas bis-sawm. Na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang nasa Makkah pa lamang siya ay ginagawa na niya ang mag-ayuno sa araw na ito, nang hindi niya ito iniuutos sa mga mananampalataya. At sa 2nd pagkakataon, ay ginawa naman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pag-aayuno na ito na may kasamang pag-uutos sa mga mananampalataya bilang pagtaliwas nila sa mga hindi mananampalataya, lalo na sa Ahlul Kitab na kumikilala sa araw na ito ng Ashura na kanilang Eid o kanilang araw ng pagdiriwang, lalong-lalo na yung mga Hudyo nga na pinagdiriwang nila sa araw na ito ng Ashura, ang pagtakas nila, ang Exodus mula Egypt at sa pamumuno nga ni Musa alayhis salam. At dahil dito ay inutusan niya ang mga mananampalataya na mag-ayuno sa araw na ito bilang pagtaliwas natin sa pagdiriwang ng mga hindi mananampalataya. At 3rd pagkakataon na ang ginawa ng obligado ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay tinutuloy pa rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pag-aayuno sa araw ng Ashura, gayon din ng mga sahaba nang mayroong pagbibigay diin. At 4th na pagkakataon ay ang naiulat na hadith na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagnais na mag-ayuno ng hindi lamang sa 10th araw
ng buwan ng Muharram o ang Ashura, bagkos ay ninais din niya na mag-ayuno maging sa Tasua o ang ikasyam na araw ng Muharram kasama ang ikasampung araw ng Muharram. Sinasabi sa mga paliwanag sa pangyayaring ito nang pinili ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mag-ayuno sa ikasyam kasama ng ikasampung araw sa Muharram, sinabi niya, "Sumu yawm al-Ashura wa khalifu fihi al-Yahud, sumu qablahu yawman wa ba'dahu yawman." At ito nga ay sa pag-uutos niya na mag-ayuno kayo sa araw ng Ashura, subalit taliwasin ninyo ang mga Hudyo sa pamamagitan ng pag-aayuno sa araw bago ito at sa araw makalipas ito. Na mangangahulugan na ang isang Muslim ay higit na magiging mainam ang kanyang pag-aayuno kung ito ay gagawin niya ng araw ng Ashura kasama ang araw bago ito o kasama ang araw matapos nito o ang tatlong araw na magkakasunod na ito, ang araw ng Ashura kasama ang araw bago ito at matapos ito. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay nasa nabanggit natin mula sa mga naiulat, mula sa mga hadith na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siyang pinakamainam sa mga tao, na siyang tao na pinatawad niya ang kanyang mga pagkakasala ay kung siya ay nagsusumikap pa rin sa pagsasagawa ng mga mabubuti mga gawain, lalong-lalo na sa pagsasamantala sa pagsasagawa ng mga mabubuting gawain sa mga mabibiyayang mga panahon tulad nga ng buwan ng Muharram, ay higit na nararapat para sa atin na mga pangkaraniwang tao na tularan ang kanyang halimbawa upang tayo ay magkamit ng gantimpala, insha'Allah, at ang bawat pag-aayuno nga ng tao ay tunay na magkakaroon ng malaking gantimpala kung ito ay gagawin niya alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, nang hindi dahil lamang sa ito ay tradisyon ng kanyang tribo o dahil sa pakikisama o ano paman. At sinasabi nga ng mga scholars ukol sa pagpapatupad nga na ito ng pag-aayuno sa araw ng Ashura ay bibigyan din kong muli na ito inshallah ay magiging kabayaran o magkakaroon ito ng gantimpala na kapatawaran sa mga kasalanan natin na nagawa noong nakaraang taon. Wa qulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.